Usok mga ka-review, this is Ken Saki TV. At ang gagawin natin ngayong review is ang truck ni Balasubas na sundo, no. Isa itong parang huling araw mo na sa mundo, no. Na sa mundo sa iyo. Medyo ano to, medyo parang creepy tong ano na to. Pero pakinggan natin to mga ka-review dahil napakaganda po ng mga nakapaloob sa truck na to, no. Na mensahe sa truck na to. So samahan nyo ako at panoorin at pakinggan itong truck ni Balasubas na ang title ay Sundo. Kahit malabo pa sa ilaw, isang matang tanawin ng mga bagay na malinaw. Malinaw ang turong diretso na umaninaw sa liwa. Gusto kong lumusong sa baha kahit malabo pa sa ilaw. Ibig sabihin po yung tubig na yun, yun yung diba pag bumabaha medyo marumi. Hindi mo maaninag yung ilalim nun. Kasi ano siya ng dumi. Sa baha kahit malabo pa sa ilaw, isang matang tanaw. Parang ano, parang biglang tawag dito. Isap mata, parang biglang ano, parang may biglang pumisdap, no? Doon sa tubig siguro. Yun. Isap matang tanawin ang bagay na malinaw. Nawin ang mga bagay na malinaw, malinaw ang turong diretso. Diretso na sa liwan. Para hindi ka daw masilaw. Ayun yun. Yun nga yun, no, mga ka-review. Diba syempre pag nasisilaw ka, bahagya ipipikit mo yung mata mo. Tapos, pagka wala niyong liwanag, saka mo na imumulat. Kasi once na nasinagang ka ng liwanag, tapos sumako sa mata mo, pag alis yung liwanag, di ba, ang dilim na uli ng paningin. Ganun ang kwento nito. So, hango ang kwento na to dun sa parang yung taong huling araw muna, tapos susunduin ka na lang para umakyat dun sa taas. Medyo, ano ha, medyo malalim ang ano dito ni Balasubas sa pinaguhugutan. Aanin mo yung yaman at salapit, kumalabi. Tama yun, mga ano, aanihin mo yung yaman at salapi. Kung ang labi at puso ay minsan lamang umiti. Tama, ito mga ka-review, real talk to, nangyayari talaga ito sa mga mayayaman. No? Marami kayong makikita na sobrang yaman na tao. Kahit nung ako high school, no, meron ako mga barkada na sagana sa pera, pero hindi masaya sa loob ng pamamahay. Ganon, may mga ganon talaga. Minsan, kumpleto ka na, pero may kulang ka pa rin hinahanap. Totoo to, real talk talaga yung sinasabi dito ni Balasubas. Aanhin mo ang yaman at salapi. No? Kung ang labi at puso ay minsan lamang umiti. Totoo yan, mga ka-review. Puso ay minsan lamang umiti, pati hindi doon sa simple pamumuhay na wagi. At di ba minsan makakakita tayo yung same thing katulad nung sa mga sabihin na natin yung katulad sa pamumuhay namin. Halat man kami sa yaman pero kompleto yung pamilya namin, masaya kami at nakaka-survive kami pang araw-araw. Yun yung kaibahan ng sagana ka sa pera at katamtaman lang. Pag hindi naman yung tamang mahirap, yung tamang nasusurvive mo yung pang araw-araw mo. Nandun talaga yung tunay na kaligayahan, mga ka-review. Kasi pag sobrang yaman mo na, wala ka nang iintindihin. Kumbaga, mamamahinga ka na lang. Tapos, pagkapahinga mo, minsan iisipin mo na naman yung mga bayarin mo. Yun lang. And besides, kung lalo na kung businessman ka, mga ka-review, no? Puro trabaho, empleyado, iisipin mo.
And hindi lingid sa kaalaman natin na kung sino pa yung mayayaman, yan pa yung mga mararaming utang. No? Yun, number one yun. Tatandaan nyo lagi yan. No? Yaman mo at buhay dun sa hukay mauwi. Diba? Ayan, ano yung sabi niya? Hindi, dun sa simpleng sa simpleng pamumuhay ng wagi. Pumuhay ng wagi kung ang yaman mo. Kung ang yaman mo at buhay dun sa hukay mauwi. Sayang talaga yung yaman mo. Kung mayaman kang namatay, hindi mo naman madadala sa hukay yung yaman. Yung yaman, hindi ka rin niya kayang, kaya niyang duktungan yung buhay mo, pero hindi ka kayang maging immortal dahil lang sa yaman mo. Hindi po pwede yung gano'n. Kung hindi mo rin naman pwedeng isama mo sa hukay ang yaman. At buhay dun sa hukay mauwi. Baka buluan na buhay ang malalagyan. Ganda ng ano nito na chorus. Malagyan, masarap kung lahat yan ay matitikman. Gawin mo na lahat natin sa titig lang. Nakikita mas maigi kung matitimba. Ikaw lang siyang makakapili. Nang sa huli hindi magsisi. Tama naman o, mga review no. Sa lahat ng mga bagay o desisyon natin sa buhay, tayo yung talagang nagde-decision noon kung sa excuse me. Kung saang direksyon o path tayo pupunta no, mga ka-review. Ngayon, kung yung napili mong path o direksyon ng buhay mo is taliwas o nagkamali ka, minsan mahihirap ka nang bumalik. Pero kung pipilitin mong makabalik at itama yung mga mali mo is kaya mo rin yang masusolusyunan no, mga ka-review. Basta isa lang naman ang kailangan mo. Once na nagkamali ka, lingunin mo lang siya yung nasa taas. Siya din yung makakatulong at makakapagbigay sa'yo ng tamang landas sa tatahakin mo. Hindi mo man siya nakikita pero ipaparamdam niya sa'yo kung ano yung tamang landas na pwede mong puntahan. No, mga kapatid. Siya lang yun. No? Si Papa God. Galing. Itong sundo na to, talaga, is napakagandang track na nilabas ni Balasubas, no. Sayang nga lang at hindi pa ito nag 1M. Sana doon sa mga nakakapanood nito, i-share nyo para makita naman natin na mag-trending yung mga obra ni Balasubas. Dahil magaganda naman halos lahat ng obra niya, no, mga ka-review. Share nyo lang na i-share. Tulungan natin to na makaabot, no. Na lahat ng gusto mo, mabilis lang ang buhay sa mundo. Di mo alam kung hanggang kailan ang itatagal mo, basta gawin. Okay, wala naman talagang walang kasiguraduhan yung buhay natin. Misan nga nakaupo ka lang, bigla na lang mamatay. Misan naman naglalakad ka, kahit hindi mo pa oras, kinukuha ka na, nababanggaan na, diba? Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin, kung kailan tayo patatagalin doon sa mundong ginagalawan natin. Then, dito, no, sabi nga ni Balasubas, kung hanggat buhay ka pa, lahat, gawin mo na, no? Huwag lang yung mali. Baka naman ginawa mo, pati mali, ginawa mo. Magaganda, no? Magagandang bagay na gusto mong gawin, gawin mo na. Kasi, mahirap naman kung hindi mo nagawa, tapos huling araw mo na pala. Saklap nun, di ba, makarap? Gusto mo, di mo na magagawain kapag dumating na ang iyong sunod. Ito'y sundo na kung saan hindi ka galing sa eskwela o trabahong uuwi kang sasakay. Ito'y patungo kung saan wala tong dulo o hangganan kayang abutin ng ulong. Siniksik ng negatibong di na kayang masaulong. Ano yun? Parang, kung saan wala tong dulo o hangganan kaya mabutin. Talaga ako. Hanggang dulo. Ang wala tong dulo o hangganan kayang abutin ng ulong siniksik ng negatibong di na kayang ma... Yes po. Ano po? Pipe? Anong problema po? Screen po mo nito? Order po ako nito, ma'am. Browse pa.
no, bukas po. Sa ganyan po, nasa 2,000. Yun. At naman po, ma'am, replacement naman. At ito talaga. Yun. Baka mataas po. Baka gilid po, kaya ganun. Pag gilid, ma'am, bibitaw talaga yan. Pag gilid ang tinamaan. Pero kung gitna, hindi yan bibitaw. Kasi pag bawat kanto niyan, ma'am, pag tinamaan yan, magkakaroon talaga yan. Mas okay pa ang bumagsak ng diretsyong ganun. Square protector. Ayun. Wala na square protector. Pag meron mo, matibay naman pag may square protector. Bukas po. Ato. Dito, pagkakaintindi ko rito, no, mga karit. Ito yung sinisiksik yung ulo mo ng mga negatibo. Pagkakaintindi ko dyan, yung mga karit. Yung imbis na positive yung isipin mo sa buhay mo, is, kunwari, may gusto kang gawin, pero nag-aalangan kang gawin kasi nga baka may mangyari, baka may kento. Kumbaga, imbis na ang isipin mo is positive, no? Positive vibes. Nauuna na agad yung negative mo, yung negative na mangyayari dun sa gagawin mo. Kaya walang napapatuuhan yung mga ginagawa mo kasi nga masyado kang negatibo mag-isip, no, mga karibyo. Yun yung pagkakaintindi ko dito, no, mga karibyo, sa lyrics na ito, yung dito bandang lyrics ni Sir Balasubas. And besides, props kay Sir Balasubas, eh, napakaganda po talaga ng lyrics at saka ng pagkakakompose ng kanta. Sa ulo, sundong hindi nababalik, walang trip na magaganap, papuntang di nakakasabik, magpapalapit na yung araw sa kakalamba, papanik sa loob ng pusong mabuti, ay mabuti kung maibalik diyan magmumula ang tako. Sa loob ng pusong mabuti ay buti kung maibalik. Kumagin siya na. Sundong hindi nababalik, walang trip na magaganap. Ibig sabihin, pag nasundo ka na, hindi ka na maibabalik kasi wala nang masasakyan, no? Wala nang isakayan pabalik, no? And then dito, papuntang hindi nakakasabik. Balik, walang trip na magaganap, papuntang di nakakasabik, magpapalapit na yung araw sa kakalamba, papanis sa loob. Yun na yun, sana. Mahirap yung gano'n, no, mga ka-review, kung huling araw mo na. Ano kayang ano, no? Ano kayang magiging mararam? Ano kayang, kunwari, pagpatay ka na? May pakiramdam pa kaya? May kabilang mundo nga ba, no? Parang na, ano ko, na-imagine ko yung ano, kung meron talaga, no? Ang pusong mabuti ay mabuti kung maibalik. Diyan magmumula ang takot na isipin mo. Ikaw ba? Hindi ka takot doon sa sundo, no? Ulin na gawin ang mga bagay na ikakasayaw mo. Huwag sayangin buhay na para sa atin. Tandaan mong iisa lang ang buhay mo. Mabilis lang ang buhay sa mundo. Di mo alam kung hanggang kailan ang itatagal mo. Basta gawin dumating na ang iyong sundo. Huwag mong limutin mundong para sa atin. Hanapin mo lang ang sarili mo. Dapat masaya ka lang. Doon, mga kapatid, palagi mo. Huwag mong hinggan natin tong dito mo.
dito, sinabi nung lyrics nito, gawin mo lahat ng gusto mo basta ikasasaya mo, no, mga kaibyo. Lahat ng trip mo, lahat ng gusto mong gawin na yung magiging, ano, magiging kapapanatag ng loob mo, no. No, mga kaibyo. And then, yan. Yun, pahalagahan mo yung buhay mo, no, mga ka-review, ibig sabihin. Huwag mong sayangin yung bawat oras, bawat minuto ng buhay mo. Ituon mo yon sa mga bagay na kung anong gusto mong gawin, no, sa buhay mo. Buhay na para sa atin, tandaan mong iisa lang ang buhay mo. Wala namang ano, wala namang, hindi naman totoo yung sinasabi nila. May siyam, yung may siyam na buhay, parang ang pusa, may siyam na buhay. Ang totoo nun, mga ka-review is, pag mga ganun nakaligtas ka sa unang babala, tapos pangalawang babala, ibig sabihin nun, may gabay ka pa ng Panginoon. Ibig sabihin, iisa lang naman talaga ang binigay na buhay sa atin ng Panginoon. Kaya dapat, bigyan nyo ng halaga at pahalaga. Mabilis lang ang buhay sa mundo. Di mo alam kung hanggang kailan ang itatagal mo. Basta gawin mo lahat ng gusto mo. Di mo na magagawain kapag dumating na ang iyo. Ito yung pinakamalagim. Ito yung pinakaayaw ng lahat. Yung tipong naandyan na susunduin ka na lang. Kumbaga, totoo kaya yun, no? Pag nakaratay ka. Tapos, siguro makikita mo talaga kung sino yung sumusunod doon. Parang, try ko kaya. Hindi, joke lang. No? Totoo naman talaga eh. Hindi mo na talaga magagawa kung talagang andong ka na sa sumusunod o nandong ka na sa pinakadulo ng buhay. Hindi rin natin alam kung sino yung magpapasya kung hanggang kailan tayo sa buhay. Kailan natin pangahawakan itong buhay natin. Yung sundo, huwag mong limutin, mundong para sa atin. Hanapin mo lang ang sarili mo. Dapat masaya ka lang, palagi mong tandaan. May rason ba't nabuhay ka sa mundo. Diba na mga ka-review? Totoo naman talaga eh. Ba't ka ba nilagay sa mundo ng Diyos, no? Ba't ka ba binuhay, ba't ka ba binuo na magulang mo, tatay mo, no? Nanay mo. At bakit ka iniluwan, no? Kung wala kang rason para mabuhay. Ibig sabihin, bawat buhay sa mundo is may rason niya kung bakit yan binigay ng Panginoon. Kaya tuwag na wag niyong sasaya. Gawin mo na ang mga bagay habang maaga pa. Hindi mo na magagawa to kapag takip silim na. Means mo, mga ka-review, dito sa verse na to, bibigyan ko lang ng kahulugan ha. Hindi mo na talaga hindi mo na talaga magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin kung yung oras na yon ay pumikit na yung dalawang mata mo. Ibig sabihin, no, kaya hinango niya doon sa takip silim kasi ibig sabihin sorry. Ibig sabihin, 'di ba pag nagtakip silim na, dumidilim na. Ngayon, kapag yung buhay mo wala na, binigay binawi na ng ating Panginoon, no, mga kapatid. Is pagpikit ng mata mo, 'yun din yung ibinigay niya na meaning doon sa takip silim. Pagpikit ng mata mo, wala na talaga, hindi mo na magagawa yun kasi pakay ka na eh. Wala nga naman. Siguro, sa kabilang buhay, pwede. Wato kapag takip silim na, sipin mo na lang, na may oras ka, sinusunod ba walang mahuli, kasi kinukuha na. Ito mano, no? Nakakaiyak na, no? Natagpo, no? Yung ito na yung huling yugto, pinakahuling yugto ng buhay mo at naandyan na yung sundo. Mahuli kasi kinukuha ng sundo. Mabilis lang ang buhay sa mundo.
kailan ang itatagal mo. Basta gawin mo ang lahat ng gusto mo. Di mo na magagawain kapag dumating na ang iyong sundo. So, yung mga ka-review, isa na namang magandang awitin, Buhat kay Balasubas, no? Ang ating napakinggan at ating napanood ngayong araw na ito. At ay marami kayong natutunan sa ating sinabing paliwanag dito sa video ni Balasubas. Nakita nyo naman, no, mga ka-review, kung gaano ka-meaningful yung buhay natin. Kung ano ang kahulugan ng buhay natin, kung bakit tayo binigyan ng itong klase, no, ng buhay ng Panginoon. At alam din natin sa sarili natin kung ano yung dapat natin gawin at kung ano, kung saan tayo lulugar. Gagawin mo ba ay mali or gagawin mo ba ay tama. Sabi nga nila, ang buhay ay dalawang klase yan. Isang masama, isang didepende. Sa tao yun, no, mga ka-review. Didepende na yan sa utak mo kung saan mo gustong lumugar. Kung maging masama, kung maging mabuti, doon ka. And didepende na yun. Kung ikaw man ay maging masama at sa banda ng huli, may isip mo na gusto mo nang magpakabuti, eh nasa sayo din ang isip. So yun, mga ka-review, hanggang dito na lang ang ating pag-review dito sa Track ni Balasubas. Sana'y ma-share nyo at maitala natin itong kanta niyang sundo doon sa 1 million road ng mga views, no, mga ka-review. So hanggang dito na lang. Yung galo lang. So yung mga ka-review, baka isipin ng iba na kaanib ako ng Don Carlo. Hindi po. Supporters lang po ako and gusto ko lang i-review yung mga kanta nila. Yun lang po. Wala akong kinalaman sa kahit kanino mang Don Carlo. At noon pa talaga isinahanga ako. So yun lang. Hanggang dito na lang. Bye!